mga kababayan, na narito po tayo para ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga alagaing hayop na pwede para pagkakitaan. Dito sa napuntahan nating lugar ay iba't ibang hayop ang kanilang inaalagaan, sabay-sabay po. Parang ano lang, katuwaan lang or hobby lang ng may-ari para kahit papano ay may extra income siya. Tulad na nakikita nyo sa video ay mga kambing. Magandang alagaan itong mga kambing. Mga native na kambing po ito. Di sila mahirap alagaan dahil nga sa mga native sila. So mga painumin mo lang sila tuwing hapon at konting pagkain na bibili sa palengke. Usually kasi mga free range naman to, so marami naman silang nakakain sa paligid, kaya nabubuhay naman sila. Ang main objective ko sa video na po to, na yung pag nag-alaga kayong parang hobby-hobby lang po, so hindi mo na mamalayan na dumadami na po sila. Yung feeling na napapasaya ka nila pag nakikita mo sila, hindi nababayaran ng pera po yon. Ayan po, lumalayo na yung mga kambing. Natakot siguro sa pagbibideo ko. Ayan, punta naman po tayo dito sa ganso. Pwede rin po itong isabay sa inyong pag-aalaga. Ayan po, natatakot din. Lumalayo. Pero maganda. Parang pato rin itong alagaan. Kung ano yung kinakain ng pato, yun din ang kinakain niya. Kaya, pwedeng-pwedeng pagsabayin. Ayan po, natatakot po siya. Dito naman tayo sa mga manok. Mga tinaling manok. Ayan po. Ayan, ganda ng kulay. Ito pa po. Ayan, puti. Ganda rin ng kulay. Ayan po ang mga magandang alagaan na may potential na magkaroon po kayo ng extra income. Mga hobby-hobby lang po to ginagawa, hindi siya pang commercial, but still pag binenta mo, kakaroon ka pa rin ng extra income. Nag-i-enjoy ka pa habang inaalagaan mo sila, kaya napakasarap ang feeling kung may mga alaga kang mga mumunting hayop. Kahit small scale lang, kikita ka pa, nag-i-enjoy ka pa. Kung may lugar kang ganito kalawak, maraming puno, saktong-sakto talaga ang mga ganitong gawain. Ito po yung isang inahin na naglilimlim. Ayan po yung mga itlog niya, napipisa na po. Ang ganda talagang pagmasdan pag mga ganito ang mga alaga mo. Dito po, ginawa na pong kulungan ng manok, yung kulungan ng baboy. Ginawa na pong breeding fence o flying fence. Kaya makikita nyo na masinop talaga yung ganitong sistema, yung may malaki kang kulungan para hindi gagala-gala yung mga manok mo at maiwasan rin na mawala sila kung sakali. Mapunta naman po tayo sa pabo. Maganda rin po itong pandagdag sa inyong mga koleksyong alagang hayop, kasi po tulad ng nasabi ko na yung mga pato, manok, ganso ay pare-parehas lang po ang kinakain nila, katulad din po ng pabo. So hindi na po kayo mahihirapang maghanap pa ng iba't ibang pagkain.
sa bawat isa. Ito po yung dating kulungan ng baboy nga na ginawa ng kulungan ng manok. Nilagyan ng plastic screen para hindi sila makawala. Minodified na lang po nila. Ito naman po, mga bibi. Ayan po, kumakain ng darak. So, halos lahat ng mga hayop dito ay darak po yung kinakain. Ayan po, yung mga inahing pato ay may mga bibi na. Maganda pong pagmasdan na dumadami po yung mga alaga mong hayop. Walang katumbas na kaligayahan. Ito pa po, ayan, napakagandang tanawin. Nasa silong ng tricycle habang nagpapahinga yung mga pato at bibi. Muli po, gusto kong ipahiwatig na ang layunin ng bidyong ito ay maipakita ko sa ating mga kababayan kung ano-ano po yung mga hayop na pwedeng alagaan ng sabay-sabay na hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Subalit, magkakaroon ka ng extra income. Hindi lang extra income ang habol mo dito sa pag-aalaga ng mga hayop na to, kundi yung fulfillment na kung nakikita mo silang dumarami ay nasisihan ka sa araw-araw mong pamumuhay. Mga kababayan, kung kayo po'y nasihan sa bidyong ito, pakipindot na lang po ang subscribe button at i-post ang notification bell para updated kayo sa mga bidyong tulad nito.